araw mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Ngayong araw ay mayroon po tayong pagbabalik-aral para po sa ating mahabang pagsusulit. Makinig po mabuti. Lahat po ng pag-aralan ninyo ay lalabas po sa ating pagsusulit. At tandaan po, maliwanag po ba? Alright, tara na po. Papasok na po tayo sa ating classroom. Magandang araw po ulit mga mag-aaral. Ako po muna ngayon ang magbabasa ng ating pag-aaralan. Makinig lang po muna. At pagkatapos ay tatawag po ako ng pangalan at siya po ang sasagot. Maliwanag po ba? Atin na pong simulan. Sibilisasyon ang tawag sa klase o estado ng pamumuhay sa isang lugar. Baybayin naman ang tawag sa sinaunang alpabetong Pilipino. Bumbong ng kawayan, isang bahagi ng kawayan na nasa pagitan ng dalawang buko. Mayroon pong dalawang uri ng kultura ng bawat lipunan. Ito ay ang mga sumusunod, material na kultura at di material na kultura. Sa material na kultura, ito ay ang mga sumusunod tulad ng tirahan, pananamit, pagkain at kagamitan. Sa di material na kultura naman ay ang paniniwala at tradisyon, pamahalaan, kaugalian, singing at agham, sistema ng pagsusulat, edukasyon, relihiyon at musika. Yun po yung mga di material na kultura. Bathala naman ang tawag sa Panginoon ng sinaunang Pilipino. Yun po kasi ang tawag nila noon sa kanilang pinaniniwalaan ng Diyos na si Bathala po ang pangalan, ang tawag nila. Pari o babaylan, namumuna sa mga seremonyang pang-espiritual sa pamayanan. Yung babaylan at pari class, yun yung tawag nila sa namumuna sa seremonyang pang-espiritual sa kanilang pamayanan. Mummification, alam mo po class, ibig sabihin ng mummification? Mummification ang tawag sa kalaman sa pagreserba ng mga bangkay o labi ng mga taong na mayapa. Manunggal or manunggol jar. Ang manunggol jar ay isang uri ng pinagdalagakan ng mga namayapa na tao. Doon po nila inilalagay. Parang kumbaga yun po yung nagiging silbi na kabaong nila. Hindi po katulad niyon. 870 to 710 BC ang edad ng manunggol jar. Alright? Si Robert Fox ang nakadiskobre ng manunggol jar. Polaris na bituin. Okay, ang polaris na bituin, ang bituin na tumuturo sa hilaga. Cruz na bituin naman ang nagtuturo sa timog. Tandaan po yung class. Tumintang, ang tawag sa awit ng pakikidigma. Uyayi, ang tawag sa awit ng pagpapatulog ng bata. Tagulaylay, ang tawag sa awit ng pagluluksa. Tandaan po, talindaw, awit para sa pangingisda o awit para sa mga nangingisda. Dote, ang tawag sa binibigay na alay ng lalaki sa mapapangasawa na babae. Halimbawa, gusto nung lalaki mapangasawa yung isang babae class, dapat magbigay po siya ng dote. Dote ang tawag ng class. Ibig sabihin class, alay. Right? Mayroon po siyang handog, kumbaga, na ibibigay sa pamilya ng babae bago ito pakasalan. Anting-anting o agimat ang tawag sa pinaniwalaan nilang nagtatanggol sa kanila mula sa anumang panganib. Naniniwala po sila ng class, ang anting-anting. Pamahiin ang tawag sa paniniwala ng ating mga ninuno. Dematerial ang tawag sa kulturang kinabibilangan ng musika, pamahalaan, sistema ng pagsusulat, edukasyon at tradisyon. Sa kuweba naman, o ang kuweba ang naging tirahan na or ang naging tahanan ng mga sinaunang Pilipino. Baon ng niyog, ang karaniwang ginagamit na inuman ng sinaunang Pilipino. Hindi po katulad yung class, napakagara o napakaganda na po ng mga ginagamit natin ngayong mga baso na ginagawa nating inuman. 17 ang bilang ng titik sa baybayin nila noong unang panahon.
Hapon ang nagpakilala sa mga Pilipino ng pagbebenta ng patingi-tingi. Material at immaterial, ito ang dalawang uri ng kultura. Arabi naman, sa kanila natin natutuhan ang paggamit ng palamuti, nayari sa tanso, tinga at plata. Yung Indian naman class, sa kanila nanggaling ang mga titulong hari, Maharlika, Lakan at Lakam Dini. Tandaan po yung class ha, kasi lahat po yun lalabas sa ating mahabang pagsusulit. Alright, magpatuloy na po tayo. Gaya ng sinabi ko kanina class, ay magtatawag po ako ng pangalan upang sagutin ang aking tanong. Maliwanag po? Kung sino may pangalan na tatawan ko ay siya ang sasagot sa aking tanong. Ang sasagot sa tanong ko ay si Vivian Lian Cruz. Okay, Vivian, ito ang tanong para sa iyo. Ano ang tawag sa klase o estado ng pamumuhay sa isang lugar? Vivian, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Baybaying o sibilisasyon? Mamili po kayo. Alright, ang tamang sagot ay sibilisasyon. Sunod, ang sasagot sa tanong ko ay si Kalipang Neko. O Neko, itong tanong para sa iyo. Ano ang tawag sa sinaunang alpabetong Pilipino? Ulitin ko. Ano ang tawag sa sinaunang alpabetong Pilipino? Bibigyan ng dalawang pagpipilian. Bathala o baybayin? Alin po doon? Bathala o baybayin? Alright, ang tamang sagot ay baybayin. Sunod na tanong. Ito ay isang bahagi ng kawayan na nasa pagitan ng dalawang buko. Ano ang tawag doon? Kaya ang sasagot sa tanong na to ay si Matt Jasper Cavas. Itong tanong ko para sa iyo, Matt. Sagutan mo. Ano ang tawag sa isang bahagi ng kawayan na nasa pagitan ng dalawang buko? Bibigyan tayo ng dalawang pagpipilian. Di material na kultura o bumbong ng kawayan? Right, very good. Bumbong ng kawayan. Susunod na tanong. Kaya ang sasagot sa tanong ito ay si Johanna Micaela Atinon. Okay? Johanna, ito yung tanong ko para sa iyo. Ito ay isang uri ng pinagdalagakan ng mga namayapa na tao noong unang panahon. Ito po yung nagsisilbing kabaong nila. Anong tawag po? Bibigitan ng dalawang pagpipilian. Uyayi o manunggol jar? Alright, manunggol jar. Susunod na sasagot sa tanong ko ay si Samantha Clark Nicole. Okay, Sam, itong tanong ko para sa'yo. Sino ang nakadiskobre ng manunggol jar? Bibigita ng dalawang pagpipilian. Si Robert Fox o si Giocano? Okay, si Robert or si Dr. Robert Fox. Nobleza Pierre Gian. Okay, itong tanong ko para sa'yo, Gian. Anong bituin ang tumuturo sa hilaga? O anong tawag sa bituin na tumuturo sa hilaga? Bibigitan ng dalawang pagpipilian. Polaris na bituin o cross na bituin? Alright, polaris na bituin. Ano naman ang tawag sa bituin na nagtuturo sa timog? Ang sasagot sa tanong ko ay si Travis. Travis, ulitin ko ang tanong. Anong bituin ang nagtuturo sa timog? Bibigitan ng dalawang pagpipilian. Una, polaris na bituin o cruz na bituin? Right, cruz na bituin. Susunod sa nasa sagot sa aking tanong ay si Divo. Divo, itong tanong para sa iyo. Ano ang tawag sa awit ng pakikidigma ng panahon? Bibigitan ng dalawang pagpipilian. Kumintang o uyayi? Ang tamang sagot ay kumintang. Susunod na sasagot sa tanong ko ay si Liam, Joseph Liam Antigo. Itong tanong ko para sa iyo, Liam.
Ano ang tawag sa karaniwang ginagamit na inuman ng sinaunang Pilipino? Alright, nasabi ko po ito kanina. Ano ang tawag sa karaniwang ginagamit na inuman ng sinaunang Pilipino? Bibigyan ng dalawang pagpipilian. Baon ng niyog o baso? Alright, baon ng niyog. Ano po yung tamang sagot? Susunod na sasagot sa tanong ko ay si Alan Jamie. Okay, Alan Jamie, itong tanong ko para sa iyo. Ilan ang titik o baybayin nung sinaunang Pilipino? Bibigitan ng dalawang pagpipilian. Alan Jamie, una ay 16 o 17. Ang tamang sagot ay okay, very good, 17. Sino naman o saan naman nanggaling ang mga titulong hari? Maharlika, Lakan at Lakambini. Ang sasagot sa tanong na ito ay si Julia Erin Esguera. Okay? Julia, ano ang tamang sagot? Bibigita ng dalawang pagpipilian. Sa Hapon ba o sa Indian? Okay, sa Indian. Okay, Indian po ang tamang sagot. Alright, class. Huwag po kalimutan ang pinag-aralan natin ngayon dahil lahat po na pinag-aralan natin ngayon ay nalabas po sa ating mahabang pagsusulit. Naintindihan po ba, class? Kung nais nyo po balikan ang ating napag-aralan, panoorin nyo na lang po ulit ang video na ito. Maraming salamat at hanggang sa muli.